Ambag nga aldaw kada kayo amin. O magandang araw para sa lahat ng manonood sa Hilagang Luzon. Narito ako muli upang gabayan kayo sa asignaturang Filipino. Teacher Ja, ang aking pangalan. Tiyak ikay may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral ng Filipino, kung saan ikaw siguradong matututo. Handa ka na bang maglakbay upang maging mas mahusay sa wikang Filipino? Tara! Balikan muna natin ang mga nakaraang episode. Napag-aralan natin ang tungkol sa dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ay tawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Samantalang, ang pangalang pambalana ay tawag naman sa karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay palaging nagsisimula sa maliit na letra. Mga bata, nagagalok ako at muli ko na naman kayong makakasama sa isang masayang episode na puno ng kaalaman. Alam nyo ba na ang pangalan ay may kasarian? Sa ating aralin ngayon, malalaman natin ang mga kasarian ng pangalan. Tama ang narinig ninyo, mayroong kasarian ng pangalan. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Samahan ninyo akong kilalanin at pupuntahan natin ang isang pamilya sa pamamagitan ng isang pula na may pinamagatang ang aming pamilya. Ang aming pamilya. Masipag si ama. Mabait si ina. Matulungin si kuya. At si bunso naman ang nagpapasaya sa aming pamilya. Si ate ang tagalaba. Ako naman ang taga-plansya. Mga gawain sa bahay, ginagawa namin ng sabay-sabay. Pagtutulungan ay mahalaga sa aming pamilyang laging masaya. Kung ang lahat ay may pagkakaisa, lahat ngingiti sa tuwi-tuwi na. Alam kong hinihintay na ninyo ang una kong katanungan. O sige, tingnan natin ang husay ninyo. Ito rin ba ang mga pangalan na naisulat mo? Ina, ate, ama, kuya, bunso at bahay? Sigurado akong tama ka! Ngayon, tukuyin naman natin ang mga kasarian ng mga pangalang ito. Alin sa mga sumusunod na pangalan ang tumutukoy sa ngalan ng babae at lalaki? Kung ang sagot nyo para sa ngalan ng babae ay ina at ate, ikaw ay tama! Kung ang sagot naman ninyo ay ama at kuya para sa ngalan ng lalaki, pinabilib ninyo ako, tama ang inyong mga sagot! Ang mga salitang ina at ate ay pangalang pambabae dahil ito ay tumutukoy sa ngalan ng babae. At ang mga salitang ama at kuya ay pangalang panlalaki dahil ito ay tumutukoy naman sa ngalan ng lalaki. Dalawa pa lamang ito sa kasarian ng pangalan. Dalawang salita na lamang ang natitira. Anong
Anong pangalan kaya ang titiyak ang kasarian? Tama ang salitang bunso. Bakit kaya titiyak ang kasarian ng salitang bunso? Naisip ba ninyo ang sagot? Magaling! Titiyak ang kasarian ng salitang bunso dahil hindi natin alam kung siya ba ay babae o lalaki. Ang salitang bahay, may kasarian kaya ito? Magaling! Wala itong kasarian sapagkat ito ay tumutukoy sa mga bagay na walang kasarian. Ngayon, nalaman na ninyo ang apat na uri ng kasarian ng pangalan? Ang pambabae, panlalaki, ditiyak at walang kasarian. Mga bata, upang mas lalo pa nating maintindihan ang mga kasarian ng pangalan, halika't pagyamanin natin ito sa isang laro. Ito ang Teacher Challenge! Handa na ba kayo? Magsisimula na ang ating laro sa bilang ng 1, 2, 3. Nakikita ba ninyo ang puno ng pangalan? Maaari ba ninyo akong tulungang pitasin ang mga bunga na may pangalan at ilagay ang mga ito sa tamang basket ng kasarian? Kayo ay bibigyan ng 2 minuto upang matapos ang larong ito. Alin sa mga bungang ito ang iyong pipitasin na may pangalang tumutukoy sa kasariang pambabae? Lola, ate, tita, nanay. Ikalawa, ilagay ninyo sa basket ang mga pangalang tumutukoy sa kasariang panlalaki. Tatay, kuya, manong, lolo, tito, doktor. Ikatlo, huwag nang magpatumpik-tumpik pa at pitasin na ninyo ang mga pangalang ditiyak ang kasarian. Mag-aaral, kaibigan, aso. Ika-apat, huli na ito. Alam kong kayang-kaya mo. Kunin naman ang mga pangalang walang kasarian. Mesa, lapis, damit, papel, computer. Binabati ko kayo mga bata sapagkat nagtagumpay kayo sa ating Teacher Challenge! At ngayon, ating alam
alamin kung nailagay ba natin sila sa tamang mga basket ng kasarian. Narito ang apat na basket ng kasarian. Basket ng pambabae, basket ng panlalaki, basket ng ditiyak, basket ng walang kasarian. Ating unang tingnan ang basket ng pambabae. Ang lahat ba ng pangalang ito ay tumutukoy sa kasarian ng pambabae? Tita, lola, nanay, ate? Mahusay mga bata! Atin naman alamin ang laman ng basket ng panlalaki. Ang lahat ba ng mga pangalang ito ay tumutukoy sa kasarian ng panlalaki? Tatay, kuya, manong, lolo, tito, doktor. Kung ang mga salitang ito ang inyong mga sagot, nako, siguradong tama kayo. Nasasabik na akong malaman ang mga pangalan sa basket ng ditiyak. Ganito rin ba ang mga salitang pinitas ninyo? Mag-aaral? Kaibigan? Aso? Nako, tama na naman kayo! Ito na ang panguli mga bata. Kunin na natin ang mga pangalan na nasa loob ng basket ng walang kasarian. Mesa, lapis, damit, papel at computer. Tunay ninyong nalaman ang apat na kasarian ng pangalan. At sigurado akong handa na kayo para sa galing mo, ipakita mo! Ihanda na ninyo ang inyong ballpen, malinis na papel o kwaderno sa Filipino. Kilalanin ang initimang pangalang ginamit sa bawat pagpapahayag. Sabihin kung ito ba ay pambabae, panlalaki, ditiyak o walang kasarian. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Unang bilang, matapang na sundalo ang pinarangalan. Ang initimang salita ay sundalo. Ang tamang sagot ay ditiyak. Ikalawang bilang, isang mananahi ang kaibigan ko. Ang initimang salita ay mananahi. Ang tamang sagot ay ditiyak. Ikatlong bilang, tumawid sa ilog ang kaklasikong sinilo. Ang initimang salita ay nilo. Ang tamang sagot ay panlalaki. Ikaapat na bilang, si Tia Concha ay dumating kahapon. Ang initimang salita ay Tia Concha. Ang tamang sagot ay pambabae. Ikalimang bilang, ang bag ay bago. Ang initimang salita ay bag. Ang tamang sagot ay walang kasarian. Ika-anim na bilang, tuwing umaga, nagsisimba kami ni nanay. Ang initimang salita ay nanay. Ang tamang sagot ay pambabae. Ikapitong bilang, nasira ang bago kong sapatos. Ang initimang salita ay sapatos. Ang tamang sagot ay walang kasarian. Ikawalong bilang, mahilig maglaro ang kapatid ko. Ang initimang salita ay kapatid. Ang tamang sagot ay ditiyak. Ikasyam na bilang,
palaging may dalang pasalubong si tatay para sa amin. Ang initimang salita ay tatay. Ang tamang sagot ay panlalaki. Ikasampung bilang. Tuwing masakit ang ngipin ko, pumupunta ako sa dentista. Ang initimang salita ay dentista. Ang tamang sagot ay ditiyak. Kilalanin ang kasarian ng pangalang may salungguhit na ginamit sa loob ng pangungusap. Sabihin kung pambabae, panlalaki, ditiyak, walang kasarian. Gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap. Unang bilang. Si Biba ay may bagong manika. Ang salitang may salungguhit ay Biba. Ito ay pambabae. Ikalawang bilang. Umakyat sa punong mangga ang kuya. Ang salitang may salungguhit ay kuya. Ito ay panlalaki. Ikatlong bilang. Magaling sa klase ang anak ko. Ang salitang may salungguhit ay anak. Ito ay ditiyak. Ikaapat na bilang. Gusto kong bumili ng bagong lapis. Ang salitang may salungguhit ay lapis. Ito ay walang kasarian. Ikalimang bilang. Nawala ang payong ko. Ang salitang may salungguhit ay payong. Ito ay walang kasarian. Binabati ko kayo at nasagutan ninyo ang ating pagsasanay. Napakahusay ninyo mga bata! Muli na naman ninyong pinakita at ipinamalas ang galing ng isang batang Pilipino. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja clap. Isa, dalawa, tatlo, Aja! Naging madali lang sa inyo ang ginawa nating mga pagsasanay. Tiyak, kaya nyo ring sagutan ang gawaing ito. Thank you.
gusto kong makita ang mga sagot nyo, kaya magpatulong kay nanay, tatay, ate at kuya para makuhaan ng litrato ang inyong mga papel na may sagot. At i-post lamang ito sa Facebook page na i-share mo kay Teacher Ja na may hashtag na Takdang Aralin Ko. Laging tandaan na ang pangalan ay may kasarian. Maaari itong pangbabae, panlalaki, ditiyak o walang kasarian. Ito ay ginagamit sa pagsasalita sa sarili at sa ibang tao. Nagiging malinaw ang pagsasalita kung gumagamit ng wastong kasarian sa bawat pinag-uusapan. Sa muli nating pagkikita, tiyak na marami pa kayong malalaman at mas masaya pa ang kwentuhan. Ako, si Teacher Ja, na nagsasabing, ang batang matalino, tiyak, aangat sa buong mundo. Aja!